For today's video, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadami ang karne ng mga broad-breasted white namin nung kinatay. Pero bago yan, ipapakita ko muna yung mga pictures nila dati. So ito, sobrang lalaki nila. And actually, sobrang daming nag-i-inquire sa akin dati. Sobrang interesado sila kahit mga fertile egg pa lang. But unfortunately, hindi ko sila napadami. Napaitlog ko sila pero yun, isa lang yung nabuhay sa ngayon. Yun, pero bago ko ipakita yung pagkatay namin doon, yun, daanan muna natin saglit yung mga alaga naming rabbit. Actually, itong mga to din, nag-start ako ng 5. Ay, 6. And then, nakatay na yung iba. Tapos, tinira ko lang is yung dalawang inahin. And dahil wala din akong time, binigay ko na lang sa pamangkin ko kasi nag-aalaga din siya ng rabbit. So yun, pagkano hihingi na lang ako. And yun, ito, napadami na din. Merong ilang inahin, 6 ata. And yung 4 ng anak na. So ito na rin yung mga anak. So yun, sobrang daming bilis pala. Tsaka maganda din kasi yun, pwedeng katayin pagka may okasyon. Naka ilang lechon na rin kami. And yun, yung sa lasa pala ng karne niya, kasi first time ko lang makatikim nun, okay naman, para lang siyang manok. So okay din yung lasa, hindi siya mataba, hindi siya makolesterol, kaya maganda yung meat niya. So yun, maganda pagka may alaga din kayo, kasi ang kinakain naman niya is more on damo lang, kung magbibigay man ng feeds, pang supplement lang. Tapos sobrang bilis din padamihin dahil pag magbubuntis, isang buwan lang. And syempre pagka mga anak, mga 5-6 ganyan, depende sa lahi na din siguro, pero ang average niya is 6. Meron kaming isang inahin dito ng anak ng 9 dati. And yun, maliban sa rabbit, meron din nga kaming mga baka. Kaso hindi ako yung nag-aalaga dito. Tatay ko tsaka bayaw ko kasi wala akong time. Nasa kwarto lang kasi ako dahil work from home. And dahil sa sobrang busy, walang time din na lumabas, kaya bihira lang talaga ako makalabas na dito. Yan. So ito, buntis din, mga 2 months pa ata, mga anak na. And yan, yung iba dito sa tito ko naman. Bale sa amin, meron lang kaming 7. And yun yung plan namin na padamihin. So hopefully, mapadami namin. And yun, so before ko ipakita yung pagkatay namin nitong mga pabo, so yun, ito yung video na kinuha ko 2021, not sure lang kung anong buwan, pero yun, dito kung mapapansin nyo, sobrang lalaki nila, sobrang tatangkad nila. Nung kinunan ito, parang ilang months pa lang sila, pero yung bigat nila, ang approximate ko is umabot ng siguro mga 12 na nun, dahil yung isang inahin, isang babae na tinimbang ko lang dati is mga 11, 12. Yung bara ko kasi is mas matangkad tsaka mas malaki yung katawan, so siguro mga 15 that time. Wala akong pang timbang, wala akong pang monitor ng timbang nila kasi yun, wala kaming timbangan, kaya ang ginagawa ko, yung mga nagbebenta ng isda dito, yun yung hinihiraman ko dati. And yun, ito na nga yung, actually madaling araw to kinunan dahil dibu ng pamangkin ko. So ito yung
kinatay maliban dun sa baboy. So ito pala, binenta ko sa ate ko nung 2021 kasi December ata yun. Nag-post kasi ako na ibibenta ko na tong broad-breasted ko ng, hindi ko alam kung magkano yung benta ko dati, 6,000 ba? Nung nag-post ako, so yun, interested yung ate ko. So sabi niya, bilhin na lang niya dahil panghanda nga sa birthday ng pamangkin ko. So binili niya, binenta ko lang ng 4,000 isa. So bali apat yun kasi kinati namin yung isa dati. So yun, 16,000 din. Yun nga lang. Pagdating sa nakain, talo talaga. Dahil hindi ko nga napadami. Sobrang tatakaw kasi talaga nila. So pagka hindi mo mapapalaki yung mga napisa, talagang lugi ka. So yun, sobrang bibigat nila. Ang tansya namin siguro mga 15. Ito oh, sobrang lalaki ng katawan. Kung mapapansin nyo yung... Ito, yung nagkakatayo. Yung kamay niya dun sa may bantang putan, di ba parang pag sa manok sana is almost ano lang, dalawa nung fist nung nagkakata, yun yung lapad na ng manok. So imagine mo yung lapad ng pabo na kinakatay nila, halos apat na kamao na pagdudugtong, yun yung lapad niya. And yung hita niya, sobrang lalaki talaga. Ang tansya namin dito ay saabot ng 15 kilos pataas. So yung karne nitong apat na pabo umabot ng isang yung kawa. Silyasi yata sa Ilocano. So yun. Ganun kadami. Apat lang to na piraso. So pagkakatika sulit naman pero mas okay dapat talaga kung mapapaitlog tsaka mapapadami. Yun nga lang yung mahirap eh. So hindi ko lang alam sa mga nag-aalaga na iba dito sa Pinas. Itong leg niya pala, tignan nyo, bali sobrang laki. Mas parang kasi laki ng braso yung leg niya, leg pa lang niya. So sobrang daming karne. Sayang nga lang dahil hindi ko napadami. Kasi plan ko din sana dati na magbenta ng sisiw kung madami akong napabuhay. Kaso out of 26 na itlog nung dalawang inahin ko, 13 yung napisa, and then after few days lang isa-isa naman nang namamatay. Kaya yun, isa lang yung nabuhay, kaya sayang, pero okay lang, at least natikman naman yung masarap na karne niya. Yun lang, thank you, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na din, and yun, thank you, happy farming.